product sa my channel. So, na-miss ko talagang magre-review tayo ng product ngayon. At ito yung product na i-review natin. Ayan. At i-wear test natin ngayon. So, umaga ngayon at bagong ligo ako. Alas 10 na ng umaga. At mamaya, after every 3 hours, i-update ko kayo kung ano ba mangyayari. So, guys, 10:30 na ng umaga. So, hindi ako makatiming pag-film kasi ang daming ingay na, ang daming battle sa amin. At may yung pamakain ko nandito. Tapos yung kapitbahay namin nagpapatugtog. So, hindi ako makachempo kung kailan ako mag-film. So, itatry ko ngayon kung sana walang maingay. So, ayun guys. Ito yung product na i-review natin and we wear test. So, hindi ako naglagay ng liquid foundation sa aking face. Nag-sunblock lang ako at ang at ano, moisturizing. So, yun lang ginamit ko. Una-una, pasensya na kayo kung maingay yung ceiling fan ko kasi ceiling fan lang ginagamit ko para tipid din sa kuryente. So, maingay. Wala akong magamit. Pag electric pa naman, ang lakas-lakas. So, ayun. Simulan na natin. Kung talagang, ano. So, ito yung vice na bago nila. Yung powder foundation ay kahapon ko siya binili. So, ginamit ko na siya kahapon kasi pumunta ako sa SM kahapon. Hindi ko talaga balak bumili nito. Ang binili ko talaga, ang balak ko talaga ang bumili ay Jeju Aloe Eyes. Yan, soothing lotion. Yun sana ang bibilihin ko. Kaya lang, naalala ko pala na meron palang bagong buy. So, binili ko siya. At ang halaga niya ay nasa 245 pesos. So, binili ko na rin siya. At kahapon, tama-tama, wala akong dalang pulbo. So, ginamit ko talaga siya. Dapat ngayon ko palang siya bubuksan. Kasi nga, ano, yun nga, papakita ko sa inyo. At tatry na rin natin. Pero kahapon, guys, hindi, wala naman sa attention ko na parang nilagay ko lang siya pero wala akong in-observe sa kanya or nagano ba siya sa oily skin ko o natakpan ba niya. Wala akong pakialam yung kahapon kasi nga gusto ko lang matakpan niya muna yung mga oil ko dyan sa mukha. So, ang skin ko sa face ay oily skin talaga. Oily skin types talaga ako. So, pero ang kiniklaim niya dito ay oil control at saka buildable blurring. At meron siyang SPF na nasisilaw ako sa ng camera ko. Sa cellphone ng camera ko. Hindi ko siya mabasa. So, ayun guys. Meron siyang SPF 25. So, maganda yun kasi meron siyang SPF blurring effect. Meron siyang ganon. At once you open, meron kang 24 months. O, diba? Kahit hindi mo siya masyadong gamitin araw-araw, at least, hindi ka mag-worried kasi meron ka pang dalawang taon na paghihintay sa kanya bago siya mag-expired. Tapos, meron siyang cruelty-free, paraben-free. So, yun. Ang kanyang dito, pagdating din sa packaging, maganda, classy tingnan. Hindi ko siya ma-explain kung ano ba to, pero madulas siya. And then, pagdating dito sa likod, plastic. Ayan yung likod niya. So, ang shade ko dito ay si Putina Miss. Dapat ang shade ko, guys, is si Kinesa. So, ang ginawa ko bago ako bumili nito ay marami silang shade. Hindi ko na isa-isa yan kasi hindi ko saulado yung mga shade nito doon. So, ang ginawa ko kung bakit hindi, dapat si Kinesa yung ano ko, yung aking shade. Kaya lang ang ginawa ko doon, iniisa-isa ko sila dito sa dito ko sa gilid ng face ko, dito sa baba. Kung ano talaga ang shade ko, kaya lang si Kinesa nag-oxidize sa akin kaya hindi ko siya pinili. So ang pinili ko talaga sa kanya si Putina Miss. So ang suggest ko sa inyo guys, kung nag-aalangan kayo bumili kung ano ba yung mga kakulay ng face mo yung foundation na to, mag-swatch kayo, huwag kayong mahiya sa mga sislidi kasi bibili naman kayo kung gusto niyo yung product maingay yung pamangkin ko, pasensya na po kayo. So yun ang suggest ko sa inyo, mag-swatch kayo bago kayo bumili kasi isa yun sa mga pinakakahinayang bumili pag hindi natin sure ang ating mga shade or hindi natin bet ang mga kulay sa ating mukha, kung ano man dyan, lipstick man yan or ano man yan. So, isa yun sa mga suggest ko na mag-swatch muna kayo doon kung wala man, kung hindi nyo mabili lahat ng shade dito. So, isa lang binili kong shade kasi wala naman akong ibang gagawin sa ibang shade na yun kasi hindi ko kakulay. So, ito, isang binili ko lang. Maganda siya kasi meron siya naka-indicate dito. Sa part na to, meron siya naka-indicate na price, 245 pesos. So, itatry natin ngayon at i-wear test ko guys kung ano talaga siya, kung makakatulong ba talaga siya sa aking
oil face. So, pagdating dito, ayan, meron siya dito, ayan yung laman niya. May naka-grip siya dyan na, may naka-indicate siya dyan na vise. Tapos, ito kanyang sponge. So, ginamit ko kahapon yung sponge, pero binasa ko siya, guys. Pwede rin toyo, pwede rin basa. Pero, mas gusto ko sa kanyang basa kasi talagang cover na cover niya talaga yung aking face. So, nagtatawag yung pamakin ko. So, ayun. Marami naman laman kung tapos, pagdating pala guys sa mga powder foundation, mga ganito, ingatan nyo kasi mabilis silang mabasag. So, huwag nyo ilagay kahit saan-saan or malapit mahulog. Huwag gano'n kasi ano siya mabasag. Yung salamin pala nito, nagustuhan ko kasi ang laki. Tapos, ano siya, may plastic siya dito. May plastic. Yan, may plastic siya dyan nung kahapon. So, tinanggal ko siya. So, itatay na natin sa ating mukha. Hindi ako nagano guys sa powder foundation. Ano lang. Yun nga, moisturizing niya ako, talagang maganda talaga yung coverage niya, diba? So, itatry na natin. Meron ako dito yung pimple marks, ayan, meron ako dyan. Tapos, dito wala masyadong ganap dyan. Dito sa mga gilid-gilid, yan. Basta may mga dark spot na maliliit dyan. So, itatry natin kung talagang matatakpan niya. So, basain ko muna siya, ha? Basa na siya, binasa ko na siya. So, ilalagay muna natin dito sa kabila kung matatakpan ba niya. So, dito ko muna ilalagay. Ganun lang ang pagdump ng ano, ng wag, ganyan-ganyan lang. So, ano kung salamin. Hindi niya pa natatakpan ng aking ano, pangalawang layer ko na to dito sa part ng pimple marks ko, pangalawang layer ko na, pero hindi ko na dito i-layer ko pa nun. So sa pangalawang layer, nandyan pa rin siya konti, meron pa siyang pimple marks na nakikita ko, pero hindi na siya masyadong sagwa. Kumbaga, okay-okay na rin siya, acceptable naman rin siya sa pagdating sa ganyan. So, ilagay ko na muna sa face ko. So, ito yung meron, ito yung wala. O, diba? Ito yung wala, ito yung meron. Kayo na mag-judge kung may pinagkaiba ba. So, ito yung meron, ay, ito yung wala, ito yung meron. So, ayan. Nalagay ko muna dyan. So, ayan. Ito yung wala. Ito yung meron. So, ayan. Nalagay ko muna sa... ilalagay ko muna lahat, guys, para malam. So, ayun na, guys. Nilagay ko na siya dito sa kabila. Anong pansin nyo? Diba kanina, oily face pa siya dyan. Tapos dito din. At meron pa akong maraming mga pimple marks. Dito may pimple marks din ako banda. So, natakpa naman niya. Pero... ayun, pangalawang layer lang sa mga blemishes tsaka sa mga pimple marks. So, yun naman ang ano ko. Pero mamaya, every 3 hours mag-update ako kung talagang i-buildable natin siya, kung talagang magki-cake siya sa aking mukha. So, sasabihin ko sa inyo kung ano bang ganap. So, ngayon, wala akong nilagay na liquid foundation. So, ngayon, maganda siya. So, lalong-lalo na pag maglagay ka ng lipstick ko, anong gusto niyo pampopula sa labi, pero sa akin gusto ko yung lip tint lang kasi dito lang ako sa bahay, marami akong gagawin sa bahay, maglalaba, magluluto, so maraming ganap, mainit ngayon, so malalaman natin kung talagang okay ba siya sa panahon natin ngayon na summer or sa face natin na oily face. So sasabihin ko sa inyo kung okay ba siyang condition na to o worth it ba yung 245 pesos. So sasabihin ko sa inyo, guys, ha? So, babalik ako mamaya. Ayun, guys. Alas 2 na siya ng hapon. So, ayun, guys. Alas 2 na ng hapon. Oily na ako dito sa part na to. Also, dito. Dito rin. So,
hindi talaga siya tumagal na ano. Talagang lalabas talaga yung mantika sa mukha ko. Pero mamaya, babalikan ko kaya. Hello guys! So, ayun, 5 hours na nakalipas. Magsi-6 hours na siya sa akin. Magsi-6 hours na siyang suot sa aking face. Oily na siya, pero hindi siya gaanong oily. Talagang oil control talaga siya matatawag kasi hindi mo siya, pag inanong mo siya, hindi talaga siya mamantika. Magwa-blot tayo para malaman ko kung may makukuha ba siya. So, gagamitin ko dito ang blotting paper ay yung Momusu. So, magwa-blot tayo. Dito talaga sa may T-zone. Ayan. Kasi mag-4 p.m. na ng hapon. Malalaman ko talaga dito kung meron siya. Ito talaga sa part na ilong ko. Yan. Meron na siya actually. Yan. Oil yan guys, sa oil. Hindi siya pawis kasi naka-aircon kami kaya wala naman akong pawis. Ayan. Oil. Meron naman siya. Meron naman siyang oil. Pero, hindi gaanong karami. At hindi nagta-transfer ang powder foundation. Diba yan? Yan. Diba? Good as new. Blot-blot lang, parang okay na. Na kailangan pa magano. So, ayun guys. Ayan. Ayun, nakuha ko sa kanya. Isa lang yan, di mo na kailangan pa kumuha pa ng isa. Okay na to siya, kung ganito. So, konti lang guys, ang nakuha ko sa kanya. Hindi siya masyadong nag-oil sa mukha ko, which is good. Nagustuhan ko siya kasi, alam mo yon, oil control talaga yung kanyang powder foundation. Yun, so gusto ko siya talaga, promise. Wala na akong ibang hihilingin pa sa kanya. You know, kaya lang, pagdating sa coverage, hindi siya masyadong cover na cover. Medium coverage siya. Kasi siguro, hindi ako nag-liquid foundation. Pero kasi, doon ko kasi tinetest kung talagang coverage talaga siya. Kaya hindi ako nag-liquid foundation. So, ayun, acceptable naman sa akin ito, guys. Kasi, yun nga, powder foundation lang siya. So, masasabi ko dito, yung part na dito, meron pa siya, hindi niya masyado natakpan yung part na dito. Unlike kanina sa pag-apply ko, makikita mo talaga sa kanya na naglagay ka. Pero ngayon, parang face mo na siya, parang natural na sa mukha mo. Parang hindi mo masabi na nawawala-wala kasi meron pa siyang ano dyan. Maglalagay ulit tayo kung talaga magkikake siya. So, titingnan nyo guys yung nalagay natin ulit, ha? Ayan. So, diba? Yun yung nalagyan. Ito yung wala pa. So, ibig sabihin, nagpupusyaw-pusyaw na siya, natatagal-tanggal na siya sa loob ng 5 oras. At buildable talaga siya kasi hindi siya nakikake sa mukha ko. Very nipis-nipis lang talaga. Nipis-nipis. Ang nipis lang niya pag in-apply mo. Yan. Alam mo, gusto ko to. Kasi sa lahat ng mga nasubukan kong powder foundation, nangingitim ako. Alam mo yun, nangingitim ako. Tapos nangangati ako. Naninigas yung mukha ko. Parang masakit na makati. Ganon. Pero ito, okay siya. Siguro araw-araw ko siya gamitin. O di kaya ito yung aalis lang ako. Nagustuhan ko siya. Kasi pagdating dito, yung iba kasi pag binibilbi dyan na makapal, talagang siya. Talagang, so siguro, ito yung aalis ako, dadalhin ko siya, lalo na yung kagandaan sa kanya, may salamin siya, hindi ko na kailangan mag-separate, magdala ng salamin pa, so meron na siyang kasama doon. At hindi ka panay-panay retouch kasi hindi siya masyado nag-oily sa face mo. Depende yun sa kung anong case na pag-oily sa mukha mo. Kasi sa akin, nag-oily ako grabe minsan. Ewan ko. At lalo na ngayon sa panahon natin ngayon. So, maganda siya pag retouch. Kasi nang hindi siya nag-cake sa akin, manipis lang siya. Hindi siya parang hindi na makahinga yung skin mo. Hindi siya ganun. Nakakahinga pa rin yung skin mo sa yun, pag nag-apply ka ng powder foundation. So, okay siya para sa akin. Morena ako, kaya ang shade ko dito ay puti na mist. So, nag-oxidize sa akin si Kinesa. So,
Ayun guys, make sure na mag-swatch kayo doon sa pupuntahan nyo, ha? So, that's it guys for another vlog for today. Sana huwag nyo kalimutan i-like yung video na to. And don't forget to comment down below para malaman ko naman kung ano nag-experience nyo sa product na to. Or kung same ba tayo ng effect or experience. So, yun guys. Bye!